Sir, sa Quinix page, and this is our coverage of the DPC. Yan, 2021 Season 1 European Region Upper Division tayo, mga sir. Last series tayo for the day, and also last game for both teams. Team Secret versus OG. Samahan nyo kami magiging kaso nyo for the series. This is Pilaj. Hello, hello, and I am Ishi. What's up, guys? Magandang umaga / madaling araw po sa nanonood dyan. Actually, it's a bit early yung casting ko today, but it's all good in the hood since this is 101 hell of a matchup. OG versus Team Secret. Holy guacamole! Pero, syempre, bago natin mag-dive in sa lahat ng mga about this game, pakilala muna natin ang ating mga sponsors, of course. Shoutout lang natin yan ang PNXBet, guys. If you guys wanna place bet sa game na to, you guys probably didn't make it anymore. Pero kung gusto nyo humabol for the next game, punta lang kayo sa PNXBet.com at gamitin nyo po ang code na Lupon, WXC, excuse me. And if you guys have any question, PM nyo lang yung Kuya Nix page. And then what else? Steel Series, The Armory, ayun, available na nga pala yung ating Civil War merch. Punta kayo dun sa The Armory na page, or dun sa Shopee. Pwede rin kayong mag-order dun sa Shopee. Saka, ano pa ba? Predator. Predator Gaming. Ayan, and eto mga sir ha, and bago kami mag-shoutout ni Ishi ngayon, alam ko, marami nag-iisip dyan, pasok na yan Team Secret eh. Ano na yan eh, 6-0 na yan eh. Pero guys, this is still a kailangan ng OG itong panalo na ito. Okay? Yes. Because yung nangyari kasi kahapon, 'di ba? Well, Alliance won against Team Liquid. Against Team Liquid. So, meron pa rin naman ang pag-asa ang OG, but doon na sila sa wild card papasok. Hindi na doon sa playoffs and group stages. That's their only chance. And syempre, if you are Team Secret, kung alam mo, yun yung told na sinabi ko kapon, kung alam mo na itong OG, tinik sa nalamunan mo, kailangan matalo mo sila dito in a good old 2-0 stomp talaga. Diba? And syempre, for OG naman, kailangan nga nila, they're fighting for their tournament lives dito. Ayan. Yes. So yun yung mga possible scenario natin dito for this Europe division is kung may papanalo ng OG itong laban nila versus Secret, paniguradong sila na ang papasok dun sa last wild card slot dito sa Europe division. Pero kung matatalo sila ng Secret, magkakaroon ng three-way tiebreaker ng OG, Sandra at Team Liquid. So this is a must win for OG if they want to secure, kasi mahirap yun guys yung three-way tiebreaker na yun. They are all best of one kung sakali, kasi di ba malay mo may mga mabigyan ka ng packets at wala ka ng bawi. You have to beat the two teams twice or else hindi ka papasok dun sa wildcard. Dito na ngayon natin malalaman yan. Pero bago natin analyze draft, shoutout muna kay William Medala na nanonood ng stream habang sumashot. Shoutout sa inyo. Relax lang kayo dyan, ha? Ding Dong Casio, Kench Malagad. Ayan, all sa lahat to sa Facebook, si Christian Lumanakas, si Ryan, ayan, Will, ayan, sila Brian Laro din, Kadahing. And sila, may nakita ako, player pa ng, si Sakura, na kakampini sa Kuragi, si Ryota. Ryota Miyagi. Oh. Ayan. Ayan, si Ishi ng bahala dun sa YouTube. Ayan, shout out to everyone watching si YouTube and si Jamael, mga supporter natin, subscriber natin, si Shaudi, si Jeff, si Jude, si Kuing De Rezan, si Jeff De La Cruz, si Joseph pala, si Ron Joseph, and saka si Almost Angel, si Charles Dalisay, ayan, yung mga team puyat natin. Uy, si Mac! Uy! And si Jeffrey Santos. Ayan. Pa-shoutout din sa mga tropa natin from Archangel na nanonood ngayon. Ayan. Sila Elias yan. Shoutout sa inyo. Okay, so eto na. Simulan na natin to. Let's analyze the draft with OG's draft. Lion, Trent, Monkey King, and Alchemist. While on the side of Team Secret, they have a Slark, Tidehunter, and Rubik. Anong masasabi mo dyan?
Yeah, I think this is becoming more common for the OG team na laging pumipili sila ng Alchemist since it is becoming a flex hero. Dati medyo ano siya eh, medyo talagang either nilalagay siya sa mid or your carry, parang yun lang yung main position niya. But now, it's becoming more popular even on the offlane. Laging pinipili din niya ng OG, and also like the Monkey King, they could also flex this both heroes. Pwedeng, kumbaga, 1, 2, 3, itong tatlong hero na to on the side of OG. And also, kumbaga, itong dalawang support naman nila sa side ng OG, it's like, yung Team Secret kasi, diba, we know how they play. They also stomp you with like these fights. Kung mapansin mo, ang ganda ng team nila, they have Ravage, they have this universal. So, kung kunyari naman nanalo yung Team Secret with a push, they could counter it with some like a healing. Kita mo yung dalawa na yung Monkey King and ano si Alchemist, plus meron ka pang living armor ni Treant, di ba? That could be very annoying, bursting down a hero. And let's see kung ano magiging last pick dito. We might see, ako lang, nakikita ko lang, sabi mo nga, Alchemist now becoming a popular pick kasi nga para na rin siyang OD. Sometimes it plays on the offlane and sometimes it's on the middle lane, di ba? Pero I think for this one, possible na yun nga, offlane and then monkey mid, no? And then kulang na lang siguro sila dito ng carry. But Team Secret banning Puck, so baka Monkey King carry and Seb yung last hero, no? I think since they're banning a lot of mid heroes, like at least yung last two nila, I feel like this could be Topson hero yung kulang sa side ng OG. Kasi ano eh, parang mid one Monkey King ganyan. Tapos feeling ko talaga si Seb na to, kasi kung titignan mo dito sa heroes ng OG, yung tatlong hero nila, ang daming pwedeng bigyan ng aghanims, like si Lion, even si Treant, also good Monkey King. Like these heroes, malaking bagay pag nakakuha sila ng aghanims. Alam naman natin yung offlane Alchemist ngayon, di ba? They give out yung aghanim scepter. Yan. Mukhang ano ah, tingnan natin. Yan guys ha, medyo may delay tayo ngayon ha. We're not the official PH broadcast, so relax lang kayo dyan. And ako po, kapag kayo nabigyan ng ano, ng TD, number one, hindi nyo mapapanood na maayos yung laro bukas. Hindi kayo makakanood sa ano, hindi kayo makakanood sa Quinic Fish. Baka maban kayo, sige kayo. Ganda pa naman laro bukas, Porsi. Nako, kung kanina, nakita ko, issue, gising ka pa. O, gising ka na. Nanonood ka ng TNC Fanatic? Napa-PM ako sa'yo eh. Hindi. Kala, oh, online lang. Hindi, narinig ko kasi tumunog yung cellphone ko. So, kasi lagi ako nag-check ng time, di ba nga may cast tayo na maaga. Nag-PM si Edgar para sa promo, sa prediction. Ito talaga si Edgar, nasan ba yan? Ini-istorbo ka. Pini-PM ka ng maaga. Tapos natunog ako ulit. Asan ba yun si Egay? Pinipim ka, dapat pinipim ka niyang gabi. Kaya nga aga ko nagising. Hindi naman ano, nagising. Pero chinecheck ko siya lagi talaga yung oras. Titignan ko dahil may kas pa tayo. Pero yun lang yung rason kaya gumising ako nung maaga kanina. Naririnig kasi ko nga yung PNC. Si hindi ko napanood. Feeling ko naririnig naman ako ni Egay. Ayan, ha? Ito, Nisha Invoker and Topson will be playing. Oh, okay. Snapfire. Whew. Wow! Invoker, I haven't seen this hero in a while. Aye. And Snapfire! I mean, nakikita ko yung Invoker, but usually, pag nakakita ko ng Invoker sa game, karamihan yan, hindi naging maganda ang yung kaya, end. Laging nagpa-fall off agad eh. Kasi kapag hindi ka naging, kapag mga quaswex ka, pag hindi ka naging relevant dun sa early game, you just fall off mid to late game. Pero Snapfire naman on the side of OG. This is one of the heroes also na hindi natin nakikita as much anymore coming into this new patch. Pero it was highly picked dun sa previous patch natin. Tignan natin if this will work out for both teams. Sige, bahala na ako dito. Hindi na ako po 4951 kahit sa team. I'd say, let's just watch and analyze the game. Ayan, and simulan na natin to, Ishii. Pakilala ko muna ang mga maglalabas sa koponan ng Team Secret on the Radiant side. Poppy will be playing in position 5, Tide Hunter.
Yabsoam sa kanyang Rubik. Nisha will be playing Invoker. Zai sa kanyang Timberso. And Matu will be playing Slide. Alright, aside naman guys ng OG, you have No Tail playing Treant Protector. Mid 1 on the Monkey King. Seb on Alchemist. And nga, Saksa Lion and si Topson on the Snappy Snappy Fire. Si Lola ni Dora. Ayan. And ito, meron naman tayong nakikitang mga kung ano-anong, ano ha? Kung ano-anong position na, ay hero sa position 5 with Poppy playing the Tidehunter. Oh, wag kayong magtaka. Ewan ko lang kung napansin mo yung banning phase kanina, pero yung mga binabans ng parehong team, especially on the side of Zika, they are banning a lot of position 5, position 4 heroes. Lalo na yung mga strong laner, mga undying si Abaddon. Not necessarily strong laner, but it's like one of the heroes na pinapriority ng OG. So, kasi yung mga ganong klaseng hero, it helps mid one and it helps yung team fight ng OG so much. Nakakatulong sa kanila yun on their early aggression. Kaya kumbaga, di ko lang gano'n na tackle as much dun sa drafting phase natin. Pero mapapansin mo talaga na lahat, yung parehong side natin ito are well prepared. They both studied each other. Kasi sa banning phase pa lang, sa picking phase pa lang, you can see na hindi to secret saying na, oh, pasok na kami, matik kami playoffs, we don't care about this game. You can tell from the banning phase and picking phase na pinaghandaan talaga nila yung OG. Ma. And ako syempre, ako kasi akong if I'm playing for Team Secret, ako hindi mo mawala yung competitive side ko na nung pasok na lahat kayo dudurugi namin. 'Di ba? Walang makakaisa sa amin na ano na game ay na series, kumbaga, di kami magbibigay ng talo. Papakita namin na kami or hanggang TI na to. Yun eh kung hanggang TI nga, pero yun lang Matu nabigyan agad. Napanish agad dito si Matu. And syempre, that first blood is brought to you by PNXBet. Register na kayo and use our code LUPONWXC. Pero wait lang, hindi pa tayo tapos. Poppy, in trouble. Tamang talikod lang siya. Let's see. May Kraken Shell ba yan? Ah, wala. Gosh. Kaabot ata yung next na Earth Spike dito. Will connect. There you go. Sige, right click. Again, walang Kraken Shell, so walang madi-dispel. And Saksa will be taking Poppy down. 2-0. Actually, ngayon ko lang napansin, Poppy Tidehunter pala, no? I mean, you cannot expect this Lark to have a great game dito sa lane. I think they're heavily relying on this top lane, especially sa Team Verso and itong si Rubik to win their lane. Kasi, yun nga, hindi ganun kagiging kalaki yung tulong ni Poppy as a Tidehunter versus the Lion. And itong Alchemist game. Medyo annoying din kasi ito eh para sa Slark. Lalo na pag tumaas yung level ni Alchemist when he get points dun sa Acid Spray niya. Medyo mahihirapan si Slark na makipag-tradean or harasan. Pero I think kung makuha naman yung level 6 niya, he should be fine. And let's see. And again, Poppy, hindi pa rin siya nag-gain ng level dito. Nakuputi naman na naman ng Earth Spike plus the Mana Drain. Poppy! In trouble. Labulin niya ni Saksa. Huh? Ayaw na. This is what you call winning the lane by creating space, maybe? Kasi alam niya, yun lang yung pwede niyang gawin eh. Pwede niya lang i-drag yung Alchemist and Lion out of the lane. Yung matumba man, kahit mamatay siya na mamatay, as long as this Lark gets somehow a farm on experience, I think that will be okay. Or yun yung strategy ni Poppy sa ngayon. Pero eto, Matu, yun, nadali si Saksa, but wait, there's Earth Spike. And Saksa in trouble, one more right click, nakapagsalve pa. Etong Lion, and he's hiding in the tree lines, let's see. Okay. Tumambay na lang siya dun sa Acid Spray na dala ni Seb. And then the Mana Drain. Parang nga naman hindi makapag-spam ng skill sa Papi. Anong gagawin ito sa late? Diba? Yun nga, wala na rin siyang mana, so kumbaga, wala na siyang panggash. Yeah. Ewan ko na lang kung anong gagawin niya sa lane. Look at this mid naman natin. 16-15, 13-14 dito ni Topson. And di naman nakakala yung CS. Pretty much close to each other. Pero ito nga, Quaswex nga yung invoker natin. Yung dalawang magaling mag... sa harap, isa sa mga magagaling mag-Quaswex. Itong si, ano eh, si... Sino to? Si Seb. Ay, si Seb. Si Topson. Diba? Papakita ang gilas ni Nisha dito. And Earth Spike will not connect. Pero, mid lane, may Scatterblast ata to. In one.
Use it. Gandaan tornado. And, uy, kinapos pa. Nakapag-sustain pa etong si Nisha, but there's the tower damage. Calculated! Grabe naman yung init nun. Yeah, that was well within calculation. I guess this is the difference between two heroes, di ba? At least he's not fire. He can go bottle and right on the timing pa. Mer nag-spawn yung rune kung nasaan siya, di ba? Napakaswerte nga naman this guy. Uubodin ko sana yung jacket ko. Sabi ko, init. Tingin ko sa taas, malamig naman eh. Naka-full blast yung AC. Umiinit ang dun sa isang yun ah. Pero dito naman sa top lane, with mid 1. Ayan eh, mukhang okay lang din naman siya dyan with the 2710 CS. Ayan. Kung di na nga rin, talagang mapansin mo yung team secret. Nagpo-focus sila heavily on the laning phase. Nobody even went, kasi diba usually 4-minute rune. Tutulungan mo yung mid mo to secure yung power runes, but Yapzor? One more, hindi umabot. Aabot pala, masyado palang mahaba ang weapon na ito ni Monkey King. So, 3-0 at the 5-minute mark, all in favor for OG, even yung gold lead. And less than 1K, pero wait lang, there's a cold snap. Sige, stop dance muna si Thompson and na-force siyang mag-back. And Invoker now with the Urn of Shadows. Pero teka lang ha, ay, nawala na pala siya. All good na yan. Fine. yeah, panigurado ka kailangan ng maraming regen dito ni ano, ni Invoker sa mid lane because this Nappar actually deals a lot of damage sa lane. Pero so far wala pa ako nakikitang stacks eh. I think I remember before yung mga Snapfire games. I don't know exactly kung sinong team 'yon pero maraming teams nagpa-prioritize tong stacks. But Yapzor. Tingnan natin Yapzor. Two stacks of Jingo. One more. Naku na buhay. Delikado si Sai dito, wala na rin siyang mana. Sa panghataw, in mid one. Okay, lumipat na lang muna sila. Pero dun sa may kabilang side again, Puppy. Nabigyan na naman dito ni Seb. So this lane, naku po. Medyo delikado for the side of Team Secret kasi you expect them to dominate or at least you want them to win yung laning phase para mapag-drag. Kasi kapag walang farm si Slark, walang farm si low level si Tidehunter, this Timbersaw is not that tank sa side ng Team Secret. Kayo na makikipaglaro si Nisha, di ba? Uy, nakipanong boundless strike. Good timing, tama ka nga dun. Pero another Timber Chain para makasibat siya. There's a war, tama ano si ano ha, si Abyssworth doon, pero doon sa may kabilang gilid, there's the Mortimer's Kisses from Thompson. And Thompson will be taking down Zai. Yeah, this is actually, I remember this before, na yung mid Snapfire rotating sa bottom lane or sa any other lane, using yung ultimate niya on a very, very long range. Diba? I think it's like one of the mechanics na nakalimutan natin with this hero, but Snappy. Uy! Ine-expect ko na yung leap doon, pero ang ganda nung pasok na i-absorb with the leap. Pero wait lang, Sib. Nag-tidim na ng kanyang unstable concoction. There's a two-man Earth Spike. Medyo nababad na naman sila doon sa Acid Spray. Let's see. Saksa. Nabasa nung gush. Hop. Mato, wala na rin mana. Grabe. Yeah. Like what I said, not looking good so far for Team Secret kasi... This is a Quas Wex Invoker. He wants to play with heroes. Lalo na kung meron kang Alchemist na pwedeng potentially na magbigay ng Aghanim sa side ng OG. But if you're Secret and not putting pressure sa side ng OG during mid-game, naku, kakauwain ka nito. Raragasain ka ng mga heroes ng OG dito. Speaking of Sagasa, kanina pa ng pressure. Itong si mid 1 and yung Trent. And, uy! And another good timing with the boundless strike. Aso yun lang. bakit bang ingay-ingay nyo gabi na? Nagalit si Roshan. Nasampal sila. But wait lang. There's a tornado. And then the EMP kay Thompson. Plus a fade bolt. Mawawalan lang siya dyan ng mana. And they actually don't have any damage as you can tell. Hey, di binitawan ni Seb. Naku, pumutok sa kanya. Pero I think he will survive. He still has chemical rage. Kumakapag-sustain pa kahit paano itong si Sib. Aren't you gonna wish na merong stun yung Tidehunter mo? Yun lang yung pwede niyang gawin eh. She's a walking gush. And at the same time, si Invoker, hindi rin siya umaalis ng lane eh. Hindi ko alam kung paano makakakuha ng level dito si Puppy ah.
Like, kasi importante yung level 6 dito ni Tidehawk. Ako. Topson, kanina pa nahihilo yan with the, ano ha? With the tornado, nagko-connect na nagko-connect sa kanya. And at the same time, yung EMP. Kaya medyo na ano si Topson dito eh. Looking at Team Secret, they cannot rotate, they cannot make any movement whatsoever on their side. Ang papansin ko lang dito na pwedeng gawin dito ng Radiant is parang if i-counter nila or yung mga aggression na magagaling sa OG, but in terms of them creating their rotations, medyo mahirap eh kasi they're not on the level or wala pa silang enough item. Kita mo naman, boots, raindrop, and then tatlong Midas yung naka-queue kay Timberso. Was it Timberso? Tama ba ako? O kay Slark yata yun. Oh, pero wait lang, Poppy. Again, Mortimer's Kisses. Pero ang ganda ng ginawa niya, nilapitan niya. Kaso, there's Saxon, na-stun si Thompson, but still, Poppy will fall. I think that's his fourth death. Well, Matu. Still chasing down Saxa, pero masyado na atang malalim yan. Lipat na lang tayo sa ibang target. There's Thompson and No Tail. Wala pang overgrow to. He's still at level 5 na tali. With the latch. Oh, naku po. Ganda ng Earthspike. EMP and patay dito si No Tail. Matu, in a shadow dance. Mawawala na yung effect. Ang gulo nun tapat dito or may lima pala. Ayun, Nisha tinamaan ng Scatter Blast. But Nisha will be getting a double kill. Nisha with a Ghost Walk. Mid 1, nandito na, makikailam na rin. Sige, hatawin ko kayo ng bastong ko. Ayan, isa na lang. And Thompson now on a killing spree. Nakatama siya dun with the Scatter Blast. And Seb, natimpla niya na yung concoction. Pero mawawala yun with the Dark Pack. Pero awat na lang muna tayo. Ceasefire muna, mga buddy. Yeah, not bad for the side of Team Secret. Kasi kahit papano, tagalawang rune yung nakuha nila. Of course, there's an alchemist on the enemy team. That's why they make that rotation. They heavily want to contest yung bounty, especially sa top lane. I was actually quite surprised na execute nila yun. And then yung naging worst possible outcome nila is namatay si Yapzor. But all in all, I think that was a pretty good play na ginawa ng Secret doon. Sabi mo ilang Midas yun, sabi mo kanina tatlo, ngayon apat na. Yung buong naka-queue sa kanya, Midas. Lambat niya lang yan. Anyari, Sai, sabi yung mouse mo. Pero ito, nako ha, yung mga dalawang medyo nakadumidepende sa mga puno. No Tail and si, ano ha, Monkey King. Saksa. Taray ko. EMP. Sobrang aggressive naman ni Nisha dito. Like, I like how Nisha is playing in the game. If you think about the side of Team Secret, diba sinabi ko kanina na wala silang damage as much. They have a lot of setup. Hindi pa kasi online si Timber. So it's hard for them to take these teamfights. Pero ang ginagawa niya lagi is inuubusan niya ng mana yung OG. So even though na merong firepower or like aggressiveness na pwedeng gawin yung OG dito, pero since wala kang mana, hindi ka rin makapag-aggressive at the same time. Especially si Lion is one of those heroes na medyo matakaw din sa mana. Though na he has a life drain. Pero syempre, kita mo naman yung aggression niya. Not entirely pressuring killing heroes, but in terms of sweeping yung mana ng OG, kasi yung mga bagay na yun, pwede rin mo rin pang delay ng farm. All of a sudden, wala kang pang-clear ng creep wave. But speaking of Nisha, nakita nila si Nisha dito, pero sakto, pagbaba ni mid 1, tumama yung tornado. And Nisha, oy, tumama rin yung ano ha, Buki. And then, naku, Rubik, meron na palang agaw yan. So, nakuha niya dito is yung Snapfire Cookie. Like, yung tornado ni Nisha doon was very on point. He hit 3 heroes and then yung pangatlong hero na si Monkey King, it's right when he jumped in doon sa Invoker. So, kumbaga talagang sinulit niya yung pagka-tornado niya. Hindi niya lang basta-basta ginamit yon to slow down yung dalawang hero. He made sure na tatlo yung tatamaan doon. 100 gold away for the Aghanim Scepter for Alchemist. Pero wait lang, Zai. Lahat ng status na ibigay. There's a cookie. And Zai will fall sa kamay ni No Tail. So, 9-2. Yeah. Issue, sino sa tingin mo ang ano magandang mabigyan dyan ng Aghanim Scepter? Either si Snapfire or si Monkey King. It's one or the other. Pero feeling ko si ano, si Snapfire muna siguro. Para ibabato mo si ano, si Mid 1. Pwede. Or even si Treant, di ba? Bato mo si Treant tapos OG, oh. Overgrowth. Ayan na, nakita na yung dalawa. Lapit. Huy! Dapat. Then, bibigyan mo kay Lion. Ah, kay Mid 1 niya binigay. Okay.
Sige. Kala ko kailayo ni medyo. Hindi, baka umasa si Saksa. Uy, baka ako, baka magkamali. Mabigay sa akin yung agonyms. Who is this guy? Look at me, I'm the carry now. Pero kidding aside, ayan, meron na rin. Uy, Maelstrom for mid one. And let's see. Kung gagawa ba ng play ang OG dito with that fresh Aghanim Scepter. Courtesy of Seb. Tag dito. May Ravage na rin si Papi dito. Medyo na-late yung pagkakuha niya ng level 6. But it's all good in the hood. Kasi so far, wala pa naman nakukuwang tower yung OG dito. But yun nga, yung Aghanims kasi eh. Are they? Is he really? Oh my goodness gracious! Ayun lang, lumapit siya. Pero the idea was good, ah. Yung mga statue yung pinahataw niya nung una. And then, they're just waiting for Seb na tumangki dito. And this is, you don't expect this. Wala sa silang idea. Team Secret. Yeah. Kasi hindi naman siya typical na, like, napipili mo si Alchemist for the Roshan. But since, look at his name. Asun lang si Zai sa labas, tinamaan pa siya ng Boundless Strike. When he got that bounty rune, and Zai will be punished. Zai, he's dead. Wasak ang metal. Oh my god. You don't expect this. 15 minutes, Roshan? I guess the timing with an Aghanims is just really early for this Monkey King. And kita mo with this Aegis, tutulak na sila ng tier 1 tower. And again, Thompson, with that Mortimer's Kisses, trying to scout the area habang tinitake nila yung tier 1 tower dito sa gitna. But there's the tornado. Ano natin? Mid 1. They got lifted. Naku na, burst one. Na burst down si mid 1 dito. And Aegis will be popped. Naku po. Yung early advantage nila nawala na. There's the Ravage to Mama sa apat na miyembro ng OG. And mid 1 will fall, but Zai will go down as well. Now, Seb. With this chemical rage. Teka, dito muna tayo sa neutral. Sino pwedeng atawin? Ayan, si Matu. Pero joke lang, hindi ko ata kaya. There's the Nature Grass Gash. And then, Overgrowth. Medyo late. Late reactions na lang dating. Pero tinamaan dito si Saxon ng tornado. Hop, hooky out. And they should be fine. This is what I'm talking about. The counter initiation ng Ravage. This is the only thing I can see Team Secret make a play with. Na pwede mong i-punish yung OG with their aggression. And si Tidehunter is one of those heroes na magaling sa mga ganung bagay. Pero tingnan natin. Lalaban uli. The lift and then the stun. Thompson in trouble. There's the Ghost Scepter. May naagaw pa sa kanya. Poppy napapunish. And Poppy will fall. Pwede pa silang umasi dito. Nisha with a Ghost Walk. Sibat din muna. Tama na yung isa lang. Ayan, tignan natin. Anong item dito ni Thompson? Is he gonna go E-Blade? Or casual Ghost Scepter lang to? Baka mag-E-Blade. Tignan natin. I think E-Blade nga. Di ba napapatutok? Wala ng Ravage. Kaya na to, kaya na. Matito na iba. Oop! Mid one na lift. And Mortimer's Kisses, mga gagamit na rin. Tornado and Thompson mapipigil yung kanyang Mortimer's Kisses. But still, mid 1 will be taking the tier 1 tower. Seb, no mana. Na-release niya na yung kanyang concoction. But doon sa kabilang side, Matu, one more right click. And Matu is now gaining a lot of permanent agility stats. Thompson in trouble. Naku po, with that dance kay Slark. Kaso mamamatay si Thompson alongside with that killing si spree streak. Tingnan natin. Zai, sige, pasok. OG, running. Going back, Sunstrike, it won't connect, but no tail. He'll fall, two man, team na lang muna ngayon, ang OG. Ako po, hirap na. Yeah, what an engagement for both teams. Every time na may down and spell, OG is going to be aggressive, and then after OG expose them, kita mo naman, medyo delay. Without the BKB sa Monkey King, he's still, kumbaga, burstable pa rin siya on the side of Team Secret, but si Mato on the backside, sniping heroes, sniping support, especially sa Lion, doon sa kasalikod. And alam naman natin na si Slark is just one of those heroes na magaling siya sa mga long team fight kasi pwede siya mag-region. It is night time, but mid one. Sakto yung pagbaba ni mid one. Natalunan siya ni Matu. One more attack and Ravage. Ang papatay sa kanya. Pero yun nga, si Matu pa yung nakakuha.
5 Agi stocks na yan. Ay, happy! Position 5 support with a blink dagger pickup. Paano ako? Nakukuha lang niya, kabibili lang niya. Oh my goodness gracious. Puppy, this guy, how is he able to find these items? Saan ba nadatampot yun? Nadatampot ba? Uy, yun lang! Hirap dun sa dami ng makakasalubong mo. 3 Agi stock ka dun, saksa. Yun lang. At eto na, si Slark. I am without word dito sa dalawang team na to. Like, they're playing to the next level of Dota. And I didn't expect Team Secret to have this kind of aggression after a rough laning phase doon kanina. Pero kita mo yung usage nila ng spell kanina, how they burst down a hero sa side ng OG. You don't expect it to happen. Lalo na, ang aga ng aga names nitong si Monkey King. And all of a sudden, 11-9 yung ating score. 3K gold lead for the side of Team Secret. And mapa, parang kontrolado pa ata. Oo, kontrolado nga nila. Naku, nice pa rin si Thompson. Na-lift, fade ball, naagawan ng spell. Thompson in trouble. Makakatalon ba? Nakatalon naman. Pero mamamatay pa rin. Sa kamay naman ni Yapisor. And Secret once more. Tornado will connect sa isa lang. Mato, nandyan. Buti hindi tumalon. Grabe. And the map control, you have Slark. Kilala natin to na alam niya kung saan may wards at may vision and OG. And all of a sudden, medyo mahihirapan yung dark side dito na maglaro sa mapa. Kasi unti-unti na yan uubusin in itong Team Secret. Taka-expire lang nung isang ward ng ano ha, ng Team Secret. Nakatingin ako sa minimap. Sobrang aggressive ng ward nila rito. Talagang yun nga, I think they're, in terms of map control, lamang sila. So OG, isa lang eh. Kanina, tatlo yan eh, from the side of Team Secret, no? Tsaka iisipin mo, like yung sa side ng hero team, they're not a hero that has a really good burst damage, pero wait lang. Nako, nakita na sa mga tagpuan. At again, yung Slark ang target niya rito, isisaksa, tatama pa yung Sunstrike sa kanya. Hop! Mortimer's Kisses on the backlines, Overgrowth will be used in Mato. He's in trouble, and he's dead. Nako, yung tornado, sa dalawa, Seb is down, Ravage, yun yung nahagip nun. Hindi naman si Ricky, pero tingnan natin, Zai. Tinamaan din siya ng stun and 2-man down dito ang Team Secret. Yeah. It was a really good BKB timing. BKB reveal on the side of Monkey. I think tinatry niyang tamaan ng, ng Ravage si Monkey King doon. But yun nga, na mayroong BKB si, si Mid 1 dito. So that was unexpected aside ng Team Secret. And of course, OG came up on top doon sa engagement. And let's see. Mid 1. Makakip na naman siya dito. Guys, huwag kayong magtaka kung bakit lamang yung Team Secret in terms of gold, ah. Kahit sabihin nyo may Alchemist. Kasi early niyan, ang early level ng Alchemist build na offlane is walang ano, ha. Walang Grievance Greed. Meron ano lang, ang tawag dito, Acid and Concoction lang, no? Yun ang build niyan, eh. Usually, hanggang level 2 lang yata yan nakikita ko kapag sa mga offlane. Tapos huli na siyang nile-level kasi kailangan mo lang siya para farmin yung aganims mo. Uy, pero tumama yung Earth Spike. May Mortimer's Kisses to si Yapzor at ayan na! The green balls of fire coming in from Yapzor! Sunstrike! Nailagay doon pero hindi ganun kasulit yung damage. Boy, but Seb, yun lang, mind. Joke lang pala yun. Natalisod yung Alchemist and they want the whole team of OG. Another will go down as well. Zai, sige, lapit kay Thompson. Kaya mo yan, Thompson. Labanan mo yung apat na yan. Joke lang pala. And Yamsor will be getting a double kill. Oh my God. Team Secret. Exactly, Team 2. How are they doing this? Like, they're making this place. Kumbaga, iisipin mo, medyo matatakot ka. It's nararamdaman natin yung Alchemist effect, di ba? Si Alchemist, he can be good. Giving agonies, pero hanggang ganun pa lang yung kaya mong ibigay na potential na sa team mo. Yung iba kasi nagbibigay sila ng early ags and then after nun, ito nga, magbo-boost sila ng Solar Crest, itong Blink Dagger, so some kind of initiation buff din para sa hero mo. But since he doesn't have a BKB yet and merong ng Spirit Vessel itong si Yapzor, ang dali niyang i-burst down even with his ultimate. 14-13. Tingnan natin kung sino makakauna ng first 15 dito, ha? Well, kanina, OG, I think that was 8.
2 lead. And then, napigilan nyo ng Team Secret. And right now, eh, sila na nga yun naman. Lahat yan, all aspects, ha? Kasi isipin mo, medyo okay din naman si Alchemist yan on offlaner, di ba? Mabilis siya mag-farm, meron siyang minus armor, he can also be tanky dahil meron siyang ultimate, lalo na kung walang pang burst down yung kabilang team. Pero on the scenario, yun nga, ang yaman ng invoker, pero wait lang. Nako, Ravage, di makakagib si Noten. Mentua, nandyan din, Wukong's command will be used. Overgrowth, sa pool si Ricky, ang tagal ng tinambay niya dun. Ah, wala palang Ricky, sorry. Pero yun lang, Nisha. Madadaanan na naman dito si Seb and si Saksa. Topson in trouble. There's the cookie. Oy, pero ang ganda nung tornado blast sa Sunstrike. Topson in trouble. Naku po, patay si Topson. Nisha will be getting a double kill of his own. Notin yung makukuha niya. And si Nisha, will he get punished? No P. Team wipe ang inabot ng OG dito. They got bodied. Oh my God. On the beginning of Team 5's, kung mapapansin mo, laging dalawang heroes yung napipitas nila agad-agad, di ba? It always either, I mean, yung Lion saka yung Alchemist. Alchemist is not even a hero. Hindi man lang siya makapagbigay ng spell kasi lagi siyang nakakahit ni Nisha dun sa kanyang invoker. And then nakita naman natin pag tinamaan ng Ravage si Lion, automatic papasukin niya ni Matumba Man with his Lark. And that's the 3v5 team fight agad bago pa makapwesto yung OG dito. So doon pa lang. Of course, they're gonna hit you with numbers, and this is yung spells dito ng Team Secret. They're low level spells. Si Slark is a regenerating hero in and out of team fight, while si Zyde pumupronta lang yan, and then lalo na't meron na siyang Lotus Orb. Ang dami niya ng spells na pwedeng ma-debuff and pwedeng ma-counter sa side ng OG. It's just becoming really hard for OG team fight since si Seb nga lang yung parang si Monkey King lang Monkey King. Yung parang pwedeng mag-deal sa kanila ng damage, and siya lang yung parang hero na kayang mag-survive sa team fight since siya lang din ang merong BKB dito. Tingnan natin, ha. Makakabawi kaya ang OG rito. 9k gold lead yan for the side of Team Secret. Nice. May binabalak mo naman na masama itong Team Secret. Naku, nakita na si Notail. Let's see. Tamang kalabitan lang. Zai with the Shakram. Uy, umabot. Yung dalawang stuns. And then there's the Mortimer's Kisses. Wukong's command will be placed. Matu, buhay pa rin. Nakasurvive. Pero si Zai, naku, grabe kunat ito, ah. They also for two ultimates. Dalawang ultimate yun, ah. Mortimer's Kisses and yung Wukong's command. Ay, naku po, nalaglag sa puno. Naku po, yun lang nalaglag nga sa puno. Mid one. And Tornado, hindi magkoconnect. Overgrowth will be used. But still, Matu will be taking no tail down. Same as Saksa. Yapsor naman makakakuha niyan. Naku po, Seb. Ay, lumasit pa! Tinawakan ba siya dito ng cold snap, Shakram, and that paint ball, pero Nisha. Oh my God, Team Secret. Ay. Ang hirap talaga nung team fight na yon. When they commit yung spells nila, tinatakbuhan lang nila. Even sa Wukong's command, di ba? Usually gumagamit sila ng Monkey King when there is a pack on their side as well. Kasi ang ganda ng wombo combo, may pang hold ka sa gitna ng team fight. Pero since hindi naman makabigay ng skill si Seb, si Alchemist, and even si Lion na ba-burst down sila, wala silang pang hold doon sa loob ng Wukong's command or sa loob ng ultimate ni Monkey King dito. Kahit gano'n pa siya kayaman. Na 4 stop out pa. Mid 1, hahataw na lang na cookie. Hop. Tingnan natin kung medyo matibay yung high ground def dito ng ano, dito sa gitna. Dahil nakuha na sila ng set of racks dun sa taas, eh. Ay. Grabe na sa ng baka last hurrah na to ng OG. We'll see. May mga buyback na ba? Hindi ko makakita rito, eh. Pero ito, 4-man smoke coming from the side of Team Secret. Let's see. No tail. In the 3 lines. There you go. Nature's Grasp. And then the Ravage. Sa dalawang mid 1. Naku po, yun lang na. Video na naman si mid 1. Patay na naman yung Monkey King. Topson, with his Mortimer's Kisses. Pero ginugulo siya ni Poppy. Kailangan niyang gumamit ng Ghost Scepter. Zai, Timber Chain in. Dewan Saksa. Ganda naman yung bounce na yun. 2-man down, make it 3. And huwag na natin patagalin kahit nag-buyback si No Tail. GG will be called. And
Team Secret 1-0 sa seryeng ito. I'm like, hindi ko usually kapag natatalo ka sa laning phase, especially yung dalawang side lanes mo, it's really hard to come back sa game. Pero Team Secret just completely won yung team fight after, no? Like, regardless na this is a useless position 5 sa laning phase, ha? Sa early laning phase. Sa lane, oo, nung laning phase kanina, and then sa top lane, you can see Zai and then Tiapsol also struggling. It was only Nisha that has good farm, good levels. Pero Nisha, like, his rotation sa lane, he kept disrupting heroes with his Tornado EMP. Ang ganda ng mga Tornado setup niya. Tingnan natin, he didn't die at all sa game na to. Grabe yung pressure na binigay dito ni Invoker. Yung timing ng vessel niya, couldn't be any better. Alchemist, Monkey King, and you have Treant Protector. These are like sustaining heroes sa side ng OG, and the fact that si Nisha nakuha niya yung early vessel niya, it works really well for the side of OG. Kasi kung isipin mo, like, where's the damage coming from? And then after noon, next level play sa side ng OG, they got Aegis. Mm-hmm. Diba? Kung maga isipin mo, momentum na ng OG to. Winning laning phase, 15 minutes Roshan on their side, plus an Aghanim's Monkey King. Mid 1 seems to be invincible with his Monkey King, and all of a sudden, they're turned it around with one wombo combo ng Ravage turn around ni Poppy with his Tidehunter, and all of a sudden, hindi na nakabawi yung OG. Team Secret just kept winning team fights with their low level cooldown, going in and out of fights with this Invoker spamming spell. Sobrang ganda ng performance ng parehong team, but of course Team Secret still showing OG that they are the better team, yeah, dito sa Europe region. Eh, ganun talaga, 'di ba? They're better, pero only one shall prevail, sabi nga nila, 'di ba? And ito, lilinawin ko lang, ha, again mga sir, dito sa post analysis natin, doon sa mga nagsasabi na ibibigay ng Team Secret sa OG itong larong to, mukhang hindi ata Dota ang para sa iyo. Ah, kaya kong sabihin ngayon 'yan. No, hindi ata, hindi ka dapat siguro fan ng Dota or ano. Sinong magbibigay ng game knowing din na this is a major or road to major event, 'di ba? Secret 'yan. Sabi ko nga sa inyo, I'll prove na ako ang pinakamalakas na team ngayon, hindi lang sa region na 'to. Saka pati dun sa darating na major. Kung sakali, they could be the only team sa lahat ng region that will be undefeated. Wala pa silang tala. I don't wanna jinx anything, pero pwedeng sila yung maging first team na ganun. Kasi kung mapatay sa ibang region, may at least isang talo, di ba? Mm-hmm. So, tingnan natin. We'll see. Yung Quincy... Ah, hindi. Undefeated pa rin naman. Undefeated pa rin naman, di ba? Pero kasi may game pa sila eh. May game pa. May game pa. So sila pa lang talaga ngayon. Yung talagang tapos na, no? Kung sakali naman. I'm not sure about si Biscosa, pero yun nga. So mga sir, ayan, that's our post analysis. And second game will be up shortly. Kayo naman, yung sa mga bet lords natin dyan, punta na kayo sa PNX Bet. Register na kayo kung wala pang account. And use our code LuponWXC. And doon naman sa mga... Meron na. At may code na ng Lupon WXC at kailangan nyo po ng funds. Huwag kayong mahiya. PM po kayo sa Quinic page para maibigay sa inyo yung link ng ating trusted seller. Alright? So, for us, we'll just take a short break. Take a breather, water, or kung ano. And then, once the lobby is up, or once the game is up, we'll head immediately into the game. Alright? So, kami yung mga naging caster nyo for this game. This is Pillage. And I am Eshi. Magbabalik tayo para sa game number 2 ng Team Secret versus OG.